slowly, slowly. Oh, yan na. Okay, let's go. Papasok tayo sa asyenda ni Ate Zenny. Shout out kay Ate Zenny. Ayun yung mga kabayo niya. Oh, there you go. Sige na, you can go further. Or faster, or whatever. So, mamumulot, magmimi na tayo dito. Eh, ba't tayo pipili ng mga, ano, bibili ka pa ng black cow? Dati binibili pa yung black cow, $5. Dito kay Ate mura lang. Ay, wala pala mura. Libre pala, libre. Oh, diba? Ito yung bahay ni Ate, yung asyenda niya. Yung kanyang little... Bago na ang intro. Eh na yung mga kabayan nila Ate. Kilala ko to eh. Ay, kilala ko to. O, kilala ko sila. Alam din ang kabayo yung pangalan nila. Ito, matawagin ko. Ibigin ko. Rosie! Rosie! Oh, Rosie! Oh, lumalapit siya, oh. See? Oh, so wala ko. I don't have any, Hi, Rosie. Hi. I don't have any, what's that? Carrots for you. I'm sorry. You're so beautiful. Ganda ng kabayo niya, oh. Ni Ate. I'm sorry, babe. I don't have any... I just called you for the video. Yan yung kabayo niya. Yung isa si ano, kalimutan ko yun. Si Dexter ba yun? Sa nakalimutan ko yung pangalan nila. Oh, hello guys. Nandito ako sa asyenda ni Ate Zenny. Shoutout sa kanya. Para sa aking video, ayaw pa lumabas ni Ate mamaya na. Kasi may... Nag-ano pa siya, nagpapasalamat pa siya kay bro. So, ito yung asyenda ni Ate. Ito yung mga kabayo niya. Tapos, mamumulo tayo ng... Mina ng mga kabayo. Hello guys, magmimina tayo dito ngayon sa hasyenda ni Ate Zenny. So, nakita niyo naman yung aking cameraman. Ayun siya. Doon, medyo puno na yung kanyang batsa. So, dito tayo. Libre to. Pag pumunta kayo sa Walmart o kaya sa Lowe's, $5 din yan. Dito, pupulutin lang natin. So, tara. Oh, sinama ko na yung katulong ko dito para mamulot ng mga shoe. Kasi baka mamaya, mas spam na din ako sa YouTube. Sinabi ko yung word na ta-tit-tit. Okay. Anyway, ang sarap ka rin kaya mamulot ng mga ganyan. Akala ko dati yung tahi ng kabayo. Ay, ayun na, nasabi ko na. Akala ko dati yung ano ng kabayo, mabaho. Pero mabaho pala talaga yung sa baka. Yung kabayo maayos, para lang nato yung damo. Hindi siya talaga kadiri. Parang, yun nga, to yung damo lang. Kaya masaya. Si Ate Zenny. Hello! Subscribe kayo dyan. Yeah. She's really a good, talaga magsasakayan. Farmer siya talaga. Doing planting all kinds of plants. Alright, thanks guys! Alright guys, ito na yung mga nakolekta natin. Yung iba na ilagay ko na sa lupa. So, ito yung ating plant bed, no? Ire-ready natin. Tulad nga yan, mas maganda siya kapag tumutubo siya sa, ano, yung medyo may manure ng kalabaw, kaya ng kabayo, or kung ano man. Kasi mas mataba yung halaman. So, ganito ko piniprepare yung aking ano, plant bed. Yan. Ito, ganito rin ang ginawa ko dito sa side na to. Tignan nyo. O, yung aking kale. Yung ilalim, meron siyang karton. Kasi yung karton, para hindi tumubo yung ibang damo. So, see? Naiiwasan niya kahit paano yung pagtubo ng ibang damo. Kung wala tong karton, puno na to ng damo. So, ayan siya. O, yung iba kong halaman. So, let's start yung ating plant bed, no? Kung paano ko ginagawa yung startup ko para mas mataba yung halaman natin. So guys, ito na yung hukay natin, no? Yung ginawa ko dito sa area na to, parehas lang yan dito sa gagawin natin dito. So ang gagawin ko muna, lagay ko yung tahi ng kabayo. Ayan siya. Siyempre layer din. Kabayo, tapos, ito guys, meron akong eggshells. Kasi maganda yung eggshells sa taniman, no? Kung wala kayong eggshells, edi yung mga baso-basura nyo nabubulok. Katulad ng mga karton, papel, ganyan. So, yan siya. Tapos, lagyan nyo ng konting ito. Dahil nga sabi ko sa inyo, dito sa Florida, wala kang lupa. So, buhangin. Baon-baon natin ng konti. Okay. Yan. Tapos, lagyan ulit natin ng level ulit ng tahi ng kabayo. Layer lang, guys. Yan siya. So, ito na. Lagyan natin ng tabunan natin itong buhangin. Yan, ganyan. So, pagpatuloy natin yung ganyang style hanggang sa tumaas siya, no? Hanggang sa maging pantay niya yun. Yan. O, tara guys. Bungkalan na. Ganyan siya. Guaranteed yung mga halaman nyo pag ganito ginawa nyo, napakataba.
Oh, tignan niyo yung lola mo diyan, oh, Halukay Ube, oh, 'di ba? Inilalagay ko yung ibang mga shoe-shoe diyan, tapos yung ibang mga basura sa work ko, nilagay ko rin diyan yung eggshell. Marami kasing eggshell sa work ko eh, kaya ang ganda niya sa lupa, makikita niyo kung gaano kalalaki yung pwede niyong itanim dito. Kahit ganyan lang kaliit yung pwede niyong tamnan. Actually, mababaw lang yan kasi hinukay ko rin yan eh. Dahil sabi ko nga, sa lugar ko, wala kaming lupa. Puro lang buhangin. So, kailangan ko talagang magbaon ng mga basura dyan. Hindi lang yan, ano, shoe ng kabayo at saka eggshell. Marami ring basura yan dun sa pinakailalim talaga niya. Para habang tumutubo yung halaman, natutunaw na rin yun, compost na. The same time, hindi mo na kailangan hintayin pa. Ayan, natumubo, no? So, yan o, nakikita nyo, may uod pa, may bulati pa. So, maganda yan. Pag tinransfer nyo siya dyan sa ibang lupa, meron na siyang starting na earthworm. Kasi mas maganda talaga pag may earthworm, no? Ito, nanggigigil ako sa mga damong to, ha. Anyway, mataba na yung lupa niya kasi tignan nyo naman, no? Black na black. Compost talaga siya. Yan yung katulad din ng lupa na pag natunaw na itong mga manure-manure nyo, magiging ang kulay itim talaga, which is compost. Pag tumubo sa compost ang inyong mga halaman, siguradong napakalaki at talaga namang organic sa organic, no? Ayan siya. So, ilagay muna natin siyang ganyan dyan. Tapos, like I said, palibutan natin ng karton sa gilid. Ang purpose ng karton is para hindi tumubo ang ibang damo. So, ayan na siya, guys. Ayan siya. Ganyan ako mag-start ng aking ayan to. Katulad ditong itim na to. Kahit pa paano, yung damo tutubo lang sa gilid na yan, kung saan lang yung may space. As time goes by, pag tumubo siya, wala kayong makikita ng damo sa gilid. So, ayan siya, no? Starter natin. So, kailangan diligin natin to. So, kailangan talagang absorb na absorb yung kanyang tubig, no? So, papakita ko lang sa inyo, guys, kung gaano kalaki itong ampalaya, kung gaano siya karami. Sa ganito kaliit lang na space, na lupa, ganyan lang kaliit na space. Kung gaano siya karaming lumaki at saka magbunga. Ito na siya, after I say 5 months. Okay, welcome to my yung pangalawa kong hasyenda, hasyendahan. Show this one, di ba? Nabi ko ng sabi ko papaya, ano ba to? Ampalaya, di ba? Abisin na natin 'yan kasi para hindi tayo maunahan ng mga insekto. Ayan. Di ba? Saka para mas magdami yung bunga niya. Ito. Show this one, di ba? Malaki-laki ito, diba? Gagawin natin salad dyan. Bababaran natin ng apple cider vinegar, pampasexy at pampaganda. O, diba? Ay, meron pa isang malaki. Oh, wow. Parang kailan na ako nag-harvest, ha? Show this one, honey. Diba? Okay, pang pakbet. At ito yung major natin sa pakbet. This one. Show it. Tada! This one. Yung dukinin natin. Bago tayo unahan ng ibang insekto, unahan na natin sila. Okay, this one. Cha. Wow. O, diba? Tanim ka na yung zucchini kesa sa kalabasa. Kasi yung kalabasa, tagal ma-harvest. Okay, let's go to the seed.